Magandang umaga po sa inyong lahat, lahat na aking mga kaibigan, mga taga-panood ng aking YouTube channel, ang Jose Autida Agri TV. Sa pagkakataong ito po ay naririto po tayo sa harapan ng ating mga palayan dito sa aming barangay para po pagmasdan kung ano na ang development sa ating paligid sa mga gawa ng ating mga kapit palayan, yung mga kaibigan natin nagpapalay dito. Sa harapan po natin, ito po ang palayan ng ating kaibigan na si John Rosales, at sa malayo yung medyo namumulaklak na ay sa aking pinsan na parehang-pareha po sa atin ang pangalan, Jose na Autida po ang apelido, pero matanda po siya sa akin. At doon siya, doon ang kanyang palayan. So ngayon po ay iba na po ang ating usapan ngayon, ay naukol na po ito sa pagtatagumpay sa pagsasaka ng ating kaibigan. Nainganyo ko po itong gawin ko itong paksa, yung paggagamit ng foliar fertilizer, kasi po isa po itong bahagi sa ating pagsasaka na kailangan po tayong gagamit ng mga bagong paraan sa pagpaunlad sa ating pagsasaka ng palay. No? Naimbitahan po ako ng aking pinsan na panoorin ang kanyang palay, kasi kumagamit pala siya sa produktong ito. Itong produktong ito, yung Bio Agronica, no? Ito pala isang soil stimulant at saka soil conditioner at soil treatment. Yun po mga sakit-sakit diyan sa ating lupa dahil po sa katagalan nating pagsasaka na hindi tayo nag-apply ng anumang panggamot sa mga sakit diyan sa lupa, gaya ng fungus, bakterya at iba pang mga dahilan bakit nagkasakit ang ating lupa, gaya ng pagtaas po ng acid, yung hyper acidic effect sa sobra nating paggagamit ng mataas na dami ng quantity na fertilizer. So siya pala ay gumamit sa produktong ito at maganda naman ang resulta sa kanyang pagtatanim ng palay. So sa akin naman, kasi bago pa itong dumating sa ating kalaman, so gagawa po ako ng comparative demonstration farm. Ang gagawin ko, sa isang block, applyan ko ng ganitong foliar, at sa isang block hindi ko applyan, at pantay pa rin ang pag-apply natin ng dati nating paraan sa pag-apply ng inorganic fertilizer, yun pong commercial fertilizer. So ito, mamaya mag-apply tayo. Ang una muna nating gagawin ay lalapit tayo sa palayan at tingnan po natin ang resulta. So ito pala ang ingay na narinig natin, ay nagbabantay sila ng mga ibon na maya na puminsala sa bunga ng kanilang palay. So pupuntahan natin at titingnan po natin kung gaano kaganda ang nangyari sa kanilang paggamit sa produktong ito na Bio Agronica. Okay, naririto po tayo sa tanim na palay ng ating kaibigan. Ito pala ang nangungunang palay dito sa ating paligid. Napakaganda. Ito po ay inbred variety. No, napakaganda palang pagkayari ito. So ang ginagawa niya, no, noong nag-land preparation pa po, nilalagyan niya po ng ating produktong Bio Agronica Plus. Bago sinuyod, inisprehan muna
ang buong area at saka sinuyod. Oh. Pagkatapos, nagtatanim sila. So, dating gawi pa lang po ang paraan nila, nag-apply ng basal fertilizer at saka nagtatanim. No? Pagkatapos, after mga ilang linggo, nagdadagdag sila ng abono hanggang sa namumulaklak na. Sa abuting stage ay nag-apply din sila ng potassium. So, ito po ang karaniwang ginagawa. So, ang naiba lang dito ay nagbibigay sila ng foundation preparation sa lupa. Ito pong produktong ito. So, maganda pala. So, titingnan natin ating paligid. Sa mga nagbubunga ng palay dito, wala pong ano, nakaparehas dito kaganda. No? Ang kanyang uhay ay malaki po at mataas. At saka malusog na malusog ang mga butil. So, ito po pala ay nagiging ano ang lupa, no? Nagiging mataba po dahil sa paggamit ng produktong ito. So, buti. So, isa para sa mga iba po ay maganda pag susubukan nila ito. No? Para sa second cropping po, kasi yung palaya natin ay marami pong mga dayami na hindi madaling mabubulok. Mas mainam na bago aruhin nila o bago sayurin o bago turtulin, applyan muna nila sa produktong ito para mabilis po ang decomposition sa mga damo, sa mga dayami, mabilis po ang decomposition at madali nang makonvert into organic fertilizer. Yun lang po ang prinsipyo at saka naghihil po dito o nagagamot po dito sa sobrang acidity sa lupa. Dahil po sa dami ng dinagdag niyong fertilizer, mayroon po yung negative effect, no? Yung acidity at saka yun pong negatibong epekto sa paggamit ng mga pestisidyo. So, ang pinaka-prinsipyo po sa parang ito ay dahan-dahan po nating babawasan ang dami ng fertilizer nating apply, no? Halimbawa po sa karaniwan, nagagamit tayong ng 5 sako, pwede na po sa sunod nating tanim, babawasan natin, gawin nating 4. No? At obserbahan lang po natin, gagamit tayo sa produktong ito at saka babawas tayo ng konti ng ating chemical fertilizer. No? Pag nakikita natin nga, tataas pa rin, tataas naman ang ating harvest at maganda naman ang bigat ng ating nabibinta sa bawat sako. Sa sunod, pwede natin gagawin na 3.5, no? Dahan-dahan nating i-reduce ang nating paggamit ng ating commercial fertilizer hanggang sa makarating tayo sa minimum cost, no? Minimal na expenses sa ating paggamit ng mga inputs at saka ma-maximize natin ang dami ng ating ani. Susubukan lang po natin ang product ito kasi bago ito. So, para sa aking tanim, titingnan ko muna, gagamit ako dito at saka yung ibang area hindi ko naman gagamitan pero patas pa rin ang paggawa natin. No, gamit tayo ng eksaktong dami ng fertilizer, no? So lilipat tayo, pupunta tayo sa aking demo farm at mag-i-spray tayo. At titingnan natin sa sunod ng mga susunod nating video kung ano na ang nangyayari. So, ato, ikot muna tayo ng konti doon para matitingnan natin ang kaganda itong palay na ito. So, maraming salamat. Okay, patuloy po tayo sa ating pagdidemo. Gamit tayo sa bagong produkto na ating dumating sa atin. No, ang Bio Agronica Plus. Itong produktong ito ay organic talaga, no? Ang kanyang application dito sa ating sakahan. So, sa nakakita niyo, pinuntahan natin ang palayan na nagagamit ng produktong ito. Maganda talaga, no? Malusog-malusog at saka napakataas ang kanyang mga uhay o mga bunga
ng kanyang palay. Ngayon, dito tayo sa ating palayan, nagawa tayo ng comparative demonstration site, no? Pipili tayo ng area sa ating palayan na doon natin i-apply. Ang gagawin po natin ay ang isang block ay hahatiin natin. Yung kalahati ay applyan natin, yung kalahati hindi naman, para talagang mapatunayan natin at mapatunayan natin namin sa inyo nga talagang mabisa ito, no? So para sa akin, ako po ay kumbinsido na mabisa ito sa nakikita namin sa palayan doon, no? So ngayon, mag-i-spray tayo. So sa pag-i-spray natin, lalo na't organic ito, talagang babasahin natin ang instruction kung gaano karami ang application, kung ano po ang paraan. So isa sa nakikita natin dito ay hindi po ito pwedeng i-mix natin sa chemical na pang-spray, no? So yung sprayer natin ay talagang ginagamit natin sa pang-chemical spray. So ang una po natin gawin ay lilinisin natin ito. Lilinisin natin para talagang walang halo na chemical pesticide. So sa ating pag-spray, gamit tayo ng protective equipment. Maski organic ito, susunod pa rin tayo sa paraan, no? Susunod pa rin tayo sa paraan. So ang una natin gagawin ay lilinisin muna natin ating spray tank. So itong spray tank natin, applyan natin ng detergent, no? Applyan natin ng detergent para mawawala yung chemical pesticide sa loob. So talagang tutuhanan natin ito, kaya na baka yung hindi natin pagsunod, yun po ang dahilan na hindi magiging mabisa ang produktong ito. Oh, lagyan natin ng detergent. At saka lagyan natin ng maraming tubig. At kakalugin natin ng todo para matitiyak natin na mawawala talaga ang epekto ng chemical na pesticide. So ang susunod natin gawin, i-spray muna natin para malilinis yung loob at saka yung compressor. Okay, spray natin para malilinis yung linya. Okay, so lalagyan natin ng maraming tubig. So ang instruction dito sa karaniwan, paggagamit nating chemical pesticide, tatlong beses nating babanlawan. So tapon natin yung tubig. At saka lagyan na naman natin ng malinis na tubig. At saka huwad natin. Para may sabon pa, so dadagdagan natin, hindi masyadong naubos ang sabon sa loob, dadagdagan natin.
natin para sigurado mawala talaga ang dating pesticidyo na ginagamit natin. So ito ang ano dapat natin gagayahin sa ating pag-iiba ng pang-spray natin. Dadagdagan pa natin ng isang beses. Okay na. So ang gamit dito sa produktong ito, gamit pa rin tayo ng para pang measure, no? Yung improvised measuring equipment natin. Ang instruction kung pang foliar lang, pang foliar application, apat. Pero yung soil treatment, yung nag-spray natin sa lupa, soil conditioner o pangpatay punggos, kasi yung ano dito, ito, mayroon tayo instruction how it works, no? Paano ito gagawa? Itong soil conditioner, antibacteria, plant growth, root growth, antifungos at antivirus. Talagang ino nila lahat na nila, no? Mayroong pang abono o foliar at mayroon namang pang pakondisyon sa lupa at mayroon nung para pang patay sa mga punggos at bakterya. At yung isa naman yung pag-eliminate sa toxic, no? Kasi ilang beses tayong gagamit ng fertilizer, so mayroon yang matawag na residual effect. Yung ito ang ano niya, i-neutralize. So yung pang chemical spray effect, ito naman i-neutralize din sa produktong ito. So magtitimpla tayo. So ang gamit natin, ang purpose natin dito, apply natin as foliar sa ating palay na sobra isang buwan na, no? Ang instruction dito, dalawang beses tayong mag-apply. Maliban sa ano, sa soil application, bali tatlo lahat, no? Yung sa atin, malaki ng ating palay, so foliar application at saka yung malapit na magbulaklak. So plant growth ang ano natin dito. So sa ating pag titimpla, gagamit din tayo, no? Maski organic ato, iwasan natin hindi tayo makakamay sa anuman solusyon dito. Maski organic ito, sa lahat na pag-spray natin, gagamit tayo ng may handle. Ito. Isa, dalawa, tatlo, apat. Yan, kasi pang foliar tayo. So sa ating pag-spray, talagang mag-iingat tayo. So paglagay natin, lalagyan natin ng filter para hindi tayo mantala at saka tuloy-tuloy ang ating paggawa. Lalagyan natin ng filter. Tila na pang filter. Kasi pag hindi tayo maglagay ng filter, yung nozzle natin ay talagang matukan, no? Magtigil-tigil. So lalagyan natin ng filter. Okay. Malaga itong paglagay ng filter kasi
pag mayroong kakaunting solid na material at talagang lagi tayong mantala. So, mas mahalagang filter sa ating pag-spray, no? Kasi pag lagi tayong nag-trouble sa nozzle ay talaga makakamay tayo sa solusyon. So, lahat-lahat iwasan natin sa ating mga pag-spray. Okay na? Ha? Okay na? So, pupunta tayo sa site at punta tayo sa site para mag-spray na tayo. Sa ating pag-spray ay ano? Babasahin natin ng todo ang mga dahon para walang maiwan. Okay. Sige, punta na tayo. Punta sa itlog. Okay. So, hindi pa na tapos natin. Ubos na ang laman ng ating spray tank. So, ito po ang site sa ating demonstration model farm sa Agronica Plus. So, ang ginagawa natin, bawat kahon, hinati natin. Hinati natin, nilagyan ng Agronica Plus. Yung kalahati, hindi naman. So, titingnan lang natin ang reaksyon ng ating tanim at susundin natin ang instruction manual sa kanilang produkto. So, sana po ay talagang naka-interest kayo sa ating ginagawa ngayon. Itong ginagawa natin ay para mapaunlad natin ang ating pamaraan sa ating pagsasaka at darating tayo sa mataas na ani para tayo asinso. So, sa mga kaibigan kong nice o naka-interest sa paggamit itong produktong ito ay titingnan nyo lang ang ating seal number. Baka may refer ko kayo sa ano sa nagbibigay sa atin ng produktong ito. Makaumpisa kayong gumamit sa produktong ito. Kaya talagang sa nakita na natin sa doon sa pinuntahan natin ay napakaganda ang tubo na kanyang palay. So sana po ay maka-interest kayong gumamit dito. At ako naman, itong ginagawa ko ay para rin mapatunayan natin kung gaano ka talaga ka-efektibo ang produktong ito at gaano kalaki ang pag-unlad o pagtaas ng ating ani. So sana po ay nakapagbigay ako sa inyo ng kunting kalaman at sana po ay tatangkilikon pa nyo ang iba kong video at susundan natin ang dokumentaryong ito sa ating demonstration sa Agronica Plus. Hanggang dyan lang po at maraming salamat.
Magandang araw sa inyong lahat.